Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Burnok. Walang eksaktong taon. Negros. Tubong Negros si Burnok. Nag-iisang anak ng mag-asawa na itago na lang natin sa pangalang Hilda at kilalang antengero na si Mang Negro. Piniling magbagong buhay ng ama at mas tinuon ang sarili sa pagsasaka para sa ikabubuhay ng pamilya. Salatman sa buhay, nairaos nila ang pag-aaral ni Burnok sa kolehiyo. Kahit mabisyo, mabarkada ang binata, sinikap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kasamaang palad, hindi siya pinalad na makakuha ng lisensya sa pagtuturo dahil hindi man lang ito nakapasa sa board exam. Eh paano makakapasa? Hindi mo naman sineseryoso ang pagkuha ng aral. Anak, yan lang ang maipagmamalaki natin. Pasalamat kami ng nanay mo at kahit papaano nakapagtapos ka. Wika ni Tatay Negro. Tay, hindi naman po ako nagmamadali. Hayaan niyo po. Maghanap po muna ako ng trabaho habang naghihintay ng susunod na board exam. Patawad po kung nabigo ko po kayo. Tugon ni Burnok. Eh, ayos lang naman yan, anak. Ang samin lang ng tatay mo. Sayang ang taon kung matatambay ka sa bahay. Pero may tiwala naman kami sa'yo. At saka may edad na kami ng tatay mo. Ang tanging mapapamana namin ay pagsasaka lang. Nasa tamang gulang na ang binata upang makahanap ng trabaho. Isang araw habang bumibili sa isang gusali, nakita niya ang nakapaskil na papel sa gilid ng kahera. Naghahanap ang gusaling iyon ng ahente na madidestino sa Iloilo. Hindi na pinalagpas ng binata ang pagkakataon. Kinabukasan ay nagpasa ng mga kailangan. Agaran itong binigyan ng kaukulang destinasyon kasama ang memo para sa gusaling papasukan. Anak, Iloilo baka mo? Eh saan sa Iloilo? Hindi ba pwedeng dito na lang para kahit papano maalalayan ka namin ng ama mo? Anak, hindi mo kabisado ang lugar. Alam mo namang maraming aswang doon. Bantog sa lugar ang pulis na nagngangalang Gimo. Maraming mga kwentong aswang natanyag sa lugar at marami nang nagpapatotoo. Wika ni Nanay Hilda. Eh Hilda, mas maiging pumunta siya sa ibang lugar nang malaman niya ang sariling kakayahan. Pero anak, hindi ka aalis hanggat wala kang mga pangontra. Mahirap na ang panahon ngayon. Hindi mo alam ang mga taong nakakasalamuha mo. Kinuha ng ama ang pinakaiingatang baul. Naglalaman ito ng sari-saring kagamitan. Pangontra hindi lamang sa aswang, pati na rin sa masasamang elemento. Madalas itong gamitin ng ama noong antengero pa. Pero ni minsan, hindi niya naituro sa anak. Dahil gusto ni Tatay Negro na makapamuhay ng normal at walang kinakatakutan ang anak. Iba ang pagpapalaki ng mag-asawa kay Burnok. Niminsan ay hindi nila ito nakitaan ng kahinaan, lalo na kung may mga makalaban, partikular sa mga nang-aagrabyado na tao. Binigay ng ama sa anak ang isang habak at sinturong gawa sa makabuhay. Magagamit niya ang mga ito kahit nasa trabaho. Ang ganda naman po ng sinturon na to, Tay. Sino pong may gawa nito? Bagay sa akin, no? Saka hindi naman mahalata dahil matatabunan ng suot kong pangitas. Wika ni Burnok. Eh anak, ingatan mo ang mga gamit na yan. Pamana yan ni Lolo Tagoy mo. Hindi ko na magagamit. At wala naman akong nakakainkwentrong aswang dito sa lugar natin. Basta ang palagi mong tatandaan, huwag kang magtitiwala kaagad sa mga hindi mo kakilala. Iwasan mo ang mga bisyo kapag lalayo ka na sa amin. Kung dito, nagagawa pa naming maalalayan ka,
pero pag malayo na, hindi ka na namin maaabot. Wika ni Tatay Negro. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Kaya ko po ang sarili ko. Kayo na din ang nagturo sa akin na maging matapang sa lahat ng bagay. Lagi ko po yung tatandaan. Kinabukasan Lunes ng umaga, maagang naganda si Burnok. Inayos niya na ang mga gamit na dadalhin sa biyahe dahil dediretso na siya sa lugar mismo na papasukan. Halos mangiyak-ngiyak ang ina dahil sa unang pagkakataon ay malalayo ang anak. Sinuot ni Burnok ang bigay ng ama habang ang iba pang gamit binalot sa tela at nilagay sa bag. Ilang sandali lang ay nasa gilid na siya ng daan at nag-aantay ng masasakyan. Niyakap ng binata ang mga magulang bago sumakay ng bus. Umihip ng simpleng orasyon na pangproteksyon ng ama bago pa tuluyang makasakay ang anak. Mag-aalas 7 ng umaga nang makarating siya sa daungan patawid ng Iloilo. Nakakaramdam ng halong kaba at kung anong mabigat na pakiramdam si Burnok, lalo pat bago sa kanya ang kapaligiran. Habang sakay ng bangka, nanalangin ng binata na sana'y maging maayos ang biyahe. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang biyahe hanggang sa makapasok sa gusaling pagtatrabahuan. May sarili itong lugar para sa mga empleyado, kaya hindi na nahirapan si Burnok na maghanap ng matitirahan. Sagot din ito ang pagkain sa buong araw. Hoy, bago ka? Kung may kailangan ka pare, huwag kang maiyang magsabi sa amin ha. Lima tayong narito sa kwarto pero iba-iba ang oras ng pasok. Kaya medyo respetuhan lang sa oras ng pagpapahinga para hindi tayo magkaproblema. Wika ng katrabahong si Bricks. Ah, makakaasa ka pare, saka maganda dito, no? Matagal ka na ba dito? Nga pala medyo nahihirapan pa ako sa trabaho, baka naman pwedeng magpaturo sa'yo. Tugon ni Burnok. Aba oo naman. Ako ang pinaka-senior nyo dito. Huwag kang mag-alala, aalalayan kita. Huwag ka lang maiiyang magtanong sa mga bagay na nahihirapan ka. Naging malapit ang binata kay Bricks. Hindi lang ito nakakatulong sa trabaho, magaling din siyang makisama. May napansin siyang kakaiba sa kaibigan. Hindi ito masyadong natutulog sa gabi. Ngunit kinabukasan pagdating sa trabaho ay tila wala itong pagod. Hindi din ito sumasabay sa kanilang pagkain. Ang sabi lang nito ay meron siyang iniinom na gamot. Kaya isinawalang bahala na lamang ito ni Burnok. Habang tumatagal, mas lalo niyang nakikilala ang mga katrabaho. Lalo na si Bricks. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung saan ito napupunta tuwing gabi at halos madaling araw na kung nakakauwi. May mga araw namang nakikita niya itong pulang-pula ang mga mata at napagkakamalang may sakit. Isang gabi, nagyaya ang isa sa mga kasama nila na uminom. Araw ng sahod kaya gusto sana nitong lumabas. Ngunit dahil pagod sa trabaho, minabuti nilang sa loob na lang ng tinutuloyan mag-inom. Uy pare, huwag kang didikit dyan kay Bricks. Sa itsura pa lang yan, hindi na mapagkakatiwalaan eh. Hindi mo ba napapansin? Halos hindi nga yan nakikipag-usap sa amin maliban sa'yo. Saka sa atin lang to ah. Aswang daw yan si Bricks. Wika ng isa sa mga katrabaho na ang pangalan ay Jojo. Paano mo naman nasabi pare? Eh di ba nga, kasama natin yan sa kwarto maging sa pagkain. Hindi naman siguro. Maliban na lang sa hindi ko siya nakikitang natutulog, wala namang kakaiba sa kanya eh. Kung aswang yan, edi sana matagal na tayong pinatay. Tugon ni Burnok. May kikwento ko sa'yo ha. Huwag kang maingay. Usap-usapan to nung nakaraan bago ka pa dumating. Yung pinalitan mo sa pwesto,
Palagi niya din nakakasama. Tapos nagulat na lang kami isang araw, hindi na nakabalik, tapos ikaw na yung pumalit. Napahaba ang pag-uusap ng dalawa at biglang pumasok si Bricks. Nagulat pa sila nung nakatitig ito ng masama. Natila alam nito kung ano ang pinag-uusapan nila. Ngumiti si Burnok at nag-alok ng inumin sa karap. Akmang aabutan sana niya ito ng baso ngunit umiwas si Bricks. Nagpasalamat ito at hindi man lang inabot ang baso. Bagkus ay dumiretso sa kwarto para makapagpahinga. Nagkatinginan ang dalawa. Nagkipit balikat si Burnok at pinihit ang bintilador sa pinakamalakas. Pareho silang nakaramdam ng bigla ang pagkaalinsangan sa lugar. Ilang sandali pa. Pumasok na sila sa kwarto upang matulog. Tatlong double bed ang nakapaikot sa loob ng kwarto kung saan sila natutulog. Nasa bandang gilid si Brick sa itaas ni Burnok. Kaya naman ramdam niya ang lahat ng kilos at kung bumaba man ang kasama. Mag-aalas 10 ng gabi. Lahat ng kasama ay mahimbing na natutulog. Napakadilim na ng silid. Akmang babango na sana siya nang bigla niyang naramdaman ang pagbaba ni Bricks. Nagkunwari siyang tulog. Ngunit pinakikiramdaman ni Burnok kung ano ang gagawin ng kasama. Lumabas lang naman si Brick sa kwarto. Napaisip si Burnok na baka mali talaga ang iniisip ng mga kaibigan. Maya-maya lang. Nakatulog na din ito at hindi na hinintay pang makabalik si Bricks. Pagsapit ng umaga, normal naman ang lahat. Nag-agahan, sabay-sabay na pumasok. Malapit lang naman ang lugar na pinapasukan nila kaya hindi sila nahihirapan. Magkasabay na naglalakad si Bricks at Burnok nang bigla itong magyaya. Burnok, may gagawin ka ba sa Linggo? Baka gusto mong pumasyal. Ilang buwan ka na dito. Hindi man lang kita nakitang naggagala eh. Gusto mong sumama sa amin? Kaarawan ng tatay ko sa Linggo. Gusto sana kitang imbitahin eh. Tanong ni Bricks. Oo nga eh. Lagi tayong abala sa mga pinapadala. Saan ba ang lugar nyo pare? Pwede natin sigurong isama ang iba nating kasamahan para masaya. Tugon ni Burnok. Aba oo naman. Tanong natin kung sasama sila ha. Alam mo naman na may mga sariling lakad yung mga yan tuwing Linggo eh. Di ba nga? Eh halos ikaw lang yung natitira sa kwarto natin. Ah, basta, aasahan kita sa Linggo ha. O siya sige na, mauuli na tayo eh. Kita na lang tayo sa bahay mamaya. Pareho silang kumpanyang pinapasukan ngunit magkaibang departamento. Habang tinatanaw ang kaibigan na papasok sa kabilang pasilyo, naiwan naman siyang nag-iisip kung tatanggi sa alok ng kaibigan. Ito ang nasa utak niya hanggang sa matapos ang trabaho. Bandang alas 5 ng hapon. Kasabay ni Jojo ay dumaan muna sila sa palengke. Hindi kalayuan sa lugar nila. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang magkwento sa kasama patungkol sa paanyaya ni Bricks. Kaso pare, umuwi ako sa pamilya ko tuwing Linggo eh. Alam mo na, yun lang ang oras na malalaan ko sa pamilya ko. Iyay mo na lang si Rio o hindi kaya si Roldan. Pero sigurado kong hindi din sila sasama. Kagaya mo, may mga pamilya din silang inuuwian. Eh nag-aalangan kasi kung sumama pare, para masama ang kutob ko eh. Saka nakakwento niya dati yung dati niyang kasama eh. Hindi na nakabalik, di ba? Tugon ni Burnok. Naku, huwag mo nang isipin yun. Baka kaya hindi na bumalik yun. Ayaw na sa trabaho natin. Lagi din kasi yung nagre-reklamo sa pasahod. Kaya huwag ka na mag-isip ng masama. Mabuti nga niyaya ka ni Bricks eh. Para naman maagala ka sa lugar. Maraming magagandang pasyalan dito pare kaya maglibang ka hanggat nandito ka. Wika ni Jojo at napatango na lamang si Burnok. Wala siyang dapat katakutan.
at dapat marunong siyang makisama sa mga kaibigan. Pagkarating nila sa tinutuluyan, kinausap niya din ang iba pang mga kasama, ngunit kagaya nga ng sinabi ni Jojo, hindi ito sasama sa kanila. Ngunit pinaunlakan niya ang yaya ng kaibigan. Lumipas pa ang mga araw. Naging maayos naman ang lahat hanggang dumating ang araw ng Linggo. Maaga silang naghanda. Gamit ang maliit na bag ay ibinalot niya ang habak sa pamalit na damit. Pangdepensa lang sa maaaring makainkwentro sa daan. Maging ang sinturon ng makabuhay ay suot din ni Burnok. Alam niyang malaki ang may tutulong ng mga gamit sa oras na malagay sa alanganin ang buhay. Sakay ng jeep papuntang Antique. Halos inabot sila ng 4 na oras sa biyahe. Maayos naman nilang narating ang lugar. Naghanap ng magkaibigan ng tricycle na masasakyan papunta sa bahay ni Briggs. Grabe, ang ganda pala ng lugar niyo, pare. Parang kagaya din sa amin. Yun nga lang, may mga dinaanan pa tayong mga tulay. Malayo pa ba tayo? Tanong ni Burnok. Malapit na. Manong driver, ibaba mo na lang kami sa gilid ng pilapil. Hindi na din po makakapasok yung tricycle dahil maliit lang po yung lugar. Wika ni Briggs. Eh sigurado ba kayong dito kayo bababa? O sige na, maiho. Mag-iingat kayong dalawa, lalo na ikaw. Tumingin ng driver kay Burnok. Napatango na lamang ito. Ilang sandali lang ay umalis na ang tricycle. Nagsimula ng tahakin ng dalawa ang isang maliit na pilapil papunta sa tahanan ng kaibigan. Halos walang kabayan sa lugar. Sa paglalarawan ni Burnok, ang lugar ay tila hindi dinadayo ng mga tao. Napapalibutan ito ng mga matataas na talahib na hindi man lang binibigyan ng oras upang gabasin. Bagkus tila sinadya itong patubuin upang maitago ang lugar. Ilang sandali pa ay namataan nila ang dalawang matanda. Lumabas ito sa isang lumang bahay kung saan sila papunta. May kalayuan pa ang mga ito nang sumigaw si Briggs. Ngumiti si Briggs at sinabing ito ang kanyang mga magulang. O anak, kamusta ang biyahe niyo? Mukhang matipuno ang dala mo. At sa kasalamat, hindi ka nakalimot. Wika ni Tatay Noli, ama ni Briggs. Makakalimutan ko po ang lahat. Wag lang po yung regalo ko sa inyo. Pagpasensyahan niyo na po. Napatingin si Burnok sa mag-ama habang pinapakinggan ang usapan ng mga ito. Nakangiti sila habang nakatitig kay Burnok. Patay mali siya lang ang binata habang pinapakinggan ang mga katagang nanggagaling sa kaibigan. Ilang sandali lang ay pinapasok na sila para makapagpahinga. Sa pagmamasid ni Burnok sa lugar, sobrang luma at may naaamoy siyang kakaiba. Hindi niya natinignan pa ang lugar dahil alam niyang hindi kaaya-aya ang loob nito. At upang hindi mapaya ang kaibigan sa kanya, tahimik lang si Burnok habang papasok sa silid ni Briggs. Apare, dito ka na lang muna. Magpahinga ka dyan. Mayayusin lang kami sa labas. Nagugutom ka ba? Gusto mo nang maiinom? Kung ano ang kailangan mo, sabihan mo lang ako. Wika ni Briggs. Ayos lang naman ako, pare. Matutulog lang muna ako. Mamaya na lang tayo kumain. Ilang sandali pa ay lumabas na ang kaibigan. Sinarado niya ang pintuan at inayos ang mga gamit. Nagbihis siya at bago tuluyang humiga, narinig niya na may dumating na mga tao. Nagtutuksuhan ang mga ito habang may inaayos na kung ano sa labas. Dala ng pagod na isa na niyang matulog. Ngunit nawala ang antok ng binata nang marinig niya na sinambit ng kaibigan ang pangalan niya.
Napakalakas ng boses nito. Hindi kalayuan sa kwarto na kinaroroonan niya. Hanggang sa nakarinig siya ng mga pag-angil. Tinignan niya ang buong paligid. Naganap ng pwedeng silipan hanggang sa masipat ang saradong bintana. Madali naman itong mabuksan dahil lubid lang ang nakatali. Sinikap niyang matignan ang labas. Mag-aalauna pa lang ng tanghali ng mga oras na yun. Sa pagmamasid ni Burnok sa lugar, hindi masyadong maabot ng tingin niya ang kinaroroonan ng mga ito dahil iba ang sentro ng butas. Naririnig niya lang pero hindi nakikita. Ilang sandali pa habang pinagmamasdan ang labas, may dumaan na napakalaking aso. Hindi niya ito napansin kanina dahil nakatuon ang isip niya sa kaibigan. Nakaramdam siya ng takot nang makita ang malalaking ngipin nito. Napakatalas, hindi pangkaraniwan. Bumalik ang binata sa higaan at nag-isip ng pwedeng gawin. Kinalma niya ang sarili. Niluwagan ang sinturong gawa sa pinatuyong makabuhay at sinugbit sa tagiliran ang habak. Panigurado lang na makakalaban siya sa kung anuman ang binabalak ng kaibigan. Nag-ayos na siya at lakas loob na lumabas ng kwarto. Nasipat niyang may nakalatag na mga lamesa at mga galon ng lambanog. Nakita niya ang kaibigan. Nakangiti itong humarap sa kanya. O pare, akala ko matutulog ka. Pero hindi na bale, alika. Ipapakilala kita sa mga chewin ko. Mga kapatid ng tatay ko. Di ba umiinom ka din? Upo ka! May dumaan na malaking aso sa kanyang harapan. Napagtanto ni Burnok na alaga pala ito ng pamilya ni Bricks. Hindi niya napansin nang pumasok sila. Naiiya ko pare. Buong kanyo yata ang bisita ngayon, sayang. Hindi sumama yung iba nating kaibigan. Sana mas masaya kung nandito sila. Wika ni Burnok. Ayos lang yun pare. Ikaw lang naman talaga yung gusto kong isama eh. Halika, tumagi ka muna. Wala pang tama si Burnok ng mga oras na yun. Ngunit kakaiba na ang tingin ng mga nakapalibot sa kanya. Inabot kay Burnok ang baso. Hindi naman ito nagdalawang isip na inumin bilang pakikisama sa angkan ni Bricks. Nakangiti ang mga ito habang sunod-sunod ang pagbigay ng tagay sa kanya. Pakiramdam niya ay gusto ng mga itong madalian siyang malasing. At halos isang galong lambanog ay siya lang ang nakaubos. Hindi alam ng mga karap na malakas talagang uminom ang binata. Napapansin niya na kahit nagbibiruan at nagtatawanan ang lahat, nakasentro pa rin ang atensyon nito kung kailan siya matutumba. Maya-maya ay bigla itong tinawag ng kalikasan sa dami ng naubos niya. Nagpaalam muna ito sa karap na magbabanyo muna. Tinuro ng kaibigan ang palikuran. Sa labas ito ng tahanan, kaya nakapagmasid pa sa paligid ang binata. Ilang sandali pa, pabalik na sana siya nang bigla niyang marinig sa hindi kalayuan ang pag-uusap ng mga kasama nila sa mesa. Narinig niya na lalagyan ng pampatulog ang baso dahil hindi naman ito nalalasing. Nasipat niya ding naglabas na sila ng malalaking kawa habang pinagmamasdan ang galaw ng mga tao. Napagtanto niya na meron talagang balak na masama ang mga ito sa kanya. Hanggang sa maridig niya ang kaibigan na papatayin siya nito sa oras na bumalik ito galing sa palikuran. Tinignan niya ang paligid. Hindi na siya nagdalawang isip na tumakas sa lugar. Unti-unti niyang pinuntahan ang dinaanan nila ng kaibigan. Kumaripas ng takbo. Hindi na siya lumingon pa sa likuran. Sa isip niya ng mga oras na yon ay makalayo na lamang sa lugar. Habang tumatakbo,
Narinig niya ang pagpulasan ng mga nilalang sa hindi kalayuan. Narinig niya pa ang mga sigaw at pag-angil. Nasa labas na siya ng lugar. May mga nakikita siyang tao, pero hindi nito nagawang humingi ng tulong. Iniisip niya na aswang din ang mga nakikita. Napakahaba na ng tinakbo niya nang masipat ang tulay na dinaanan kanina. Dinerecho niya lang ito hanggang sa maabot ang bayan. Hindi naman kalayo ng sitio, ngunit masyadong tago ang lugar dahil sa madamong bahagi. Nakahinga ng maluwag si Burnok nang makita niya ang bus pabalik sa syudad. Sa isip niya, hindi na siya babalik pa sa pinapasukan at didiretso na ng uwi ng Negros. Mabuti na lang at naayos niya ang sarili at hindi niya nakalimutan ang pitaka. Ipinagpasalamat niya sa Diyos na maaga niyang napansin ang balak ng mga nilalang. Sa awa ng ama ay nakauwi siya ng maayos sa kanila. Inisip niya na baka masundan siya ng mga aswang, kaya minabuti niyang abisuan ang ama. Naniwala naman ito sa kanya dahil naaamoy nito sa anak ang ginawang marka ng mga nilalang. Kagad siyang nag-usal at naglagay ng mga pangontra sa buong tahanan. Matapos nun, tinanggal niya ang marka ng mga aswang sa anak. Magmula ng araw na yun, hindi na sinubukan pa ni Burnok na maganap ng trabaho sa malayo. Sa kasalukuyan, ganap na itong guro sa paaralan malapit lamang sa tahanan. Ngunit kahit kailan, hinding-hindi niya makakalimutan ang karanasan na nalagay ang buhay niya sa bingit ng kamatayan nang dahil sa kaibigang aswang.